Hello mga kakoko Jules, it's me Indy Julia. And for today's video, ating pag-usapan ang mga mamahaling gamit sa bahay ni Kuko Martin at Julia Montes. Rodel Pacheco Nacencino o mas kilala natin sa pangalang Kuko Martin. Kuko Martin ay ipinanganak noong November 1, 1981. Sino nga ba ang hindi nakakilala kay Kuko Martin na sa tagal na kanyang teleserye ay malamang punong-puno na ang kanyang bulsa sa kinita ng kanyang mga primetime teleserye na ang Probinsyano. Na talaga namang nula atang balak tapusin ang ABS-CBN. Dahil kahit nagsara na ito, ay patuloy pa rin ang nasabing teleserye. Isa si Kuko Martin sa mga pinakaswerteng artista na nabigyan ng pagkakataong sumikat ng gusto dahil na rin sa husay sa drama. Napakaraming mga pelikula ni Kuko Martin ang pumatok sa takilya. Kaya naman, para masuklian ang pagsisikat niya sa industriya, ay nag-ipon siya ng matagal para maipatayo ang kanyang dream house. Nang walang sagabal at tuloy-tuloy lang ang pagpapagawa. Bawat tao ay nangangarap ng magandang bahay. Ito na siguro ang isa sa mga pinaka-basic dream ng bawat tao ang magkaroon ng sariling bahay. Katulad ni Kuko Martin, ang kanyang dream house din ang kanyang pinag-iipunan ng dahan-dahan para perfect ito at mapag-isipan ng mabuti at hindi basta-basta lang. Kaya naman, bawat gamit o furniture sa bahay ni Kuko Martin ay talaga namang gawa ng mga sikat at kilalang furniture designer ng bansa. Tara, sabay nating alamin at tingnan ang mga mamahalin gamit sa bahay ni Kuko Martin at Julia Montes. Sa harapan pa lang ng tahanan ay magkakaroon ka na ng idea kung ano ang maaaring makita mo sa loob. Bubungad ang mga kulay birding puno at halaman na bagay sa tropical nating klima. Labis ka na namang namangha sa pasukan ng magandang tahanan ng aktor. Dahil ang pinto na ay gawa sa kilalang National Artist for Visual Arts na si Abdul Marie Isha Imao. Ang higit na nagpaganda sa pintuan ay ang disenyo nitong isda na personal na kahilingan ni Kuko. Base ito sa pieces zodiac sign ng kanyang lola. Ayon sa aktor, ito ang kauna-unahang pinto na ginawa ni Abdul Marie Isha Imao. Sa kabilang banda, nakadagdag pa sa ganda ng pasukan ay ang metal artwork reminiscent of trees na gawa ng designer na si Miguel Aguas. Para sa aktor, pinili niya ang nasabing artwork para umangat ang dalawang haligi na malapit sa pasukan. Papabilib ka na naman sa living area na nag-iiwan ng pakiramdam na tila ba nasa isa kang resort. Bahay siya pero yung ambience niya nakaka-relax po. Kaysa mag-hotel ka, di ba po? Sabi pa ng kapamilya actor. Isang nakakabilib naman ang horizontal amber sculpture na gawang artwork ng artist na si Trick Baldizino ang pinakasentro ng living area. Na ayon kay Kuko, ay kinakailangan palaging iayos sa tuwing tag-init. Dahil madali itong mawala sa porma dahil sa init. Pinuno din ng aktor ang nasabing lugar ng mga nababagay na kagamitan tulad ng dalawang facelift na upuan na mula sa Bito Selma na katabi ng supa. Naglagay din ng aktor ang isang center table na may nakalagay sa paligid ng malapad na rug na lapag. Sa kabilang bahagi naman ng living area ay makikita ang glass na pintuan at bintana kung saan madaling makapasok ang liwanag maging ang sariwang hangin mula sa labas. Sa likod ng bahagi ng supa, nakalagay ang ilang artwork katulad ng gawa ng sculptor na si Ronald Castrillo na may bansag na balloons and life series. Matatagpuan din dito ang hagdanan sa ikalawang palapag kung saan naroroon ang home theater, bar at tulugan ni Kuko. Samantala, talagang ganahan kang kumain sa dining area kung saan
Meron ding 12-seater na wave dining table na mula sa Kinit Cavonfe. Ganon din ang dining chair na galing sa Salm Arata at ang salamin na buhat sa buhos. Nakakainggan nyo naman sa paningin ang Latin hanging lights galing sa Tribuwa Bay Living na personal na sinabit ng aktor sa iba't ibang taas. Matatagpuan malapit sa pool area at talagang mapapabilib ka sa open kitchen itong itsura na bagay sa mahilig sa Alpa Fresco dining. Pinuno naman ng bahaging ito ng bahay ng cabinet, oven at iba't ibang kagamitan na nakalagay sa built-in na niche at ang storage unit ay mahilin tulad sa natural na kahoy. Sa pagbisita mo dito, paniguradong hindi mo na kailangan pang lumabas sa dingding ay makikita ang tila ba gallery kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga bote na nagdagdag detalye dito. Isang artwork ni Vito Selma tulad na lamang ng disenyo ng kisame at maging ang customized na lamisa. Sa kabilang banda, masasabing mawiwili ka naman sa lugar nito dahil sa mga piling bagay. Gayun din ang ilaw na nilagay dito at maging ang salamin ay tumerno sa kulay ng paligid nito. Sa pagpasok sa pinto ng home theater, nakasya ang walang tao ay malayang makapag-relax sa mga reclining ng upuan habang nanonood ng palabas. Sa loob ay mayroong sapat na sound system, isang mamahalin na projector, gayon din ang katerno nitong mechanical na screen na maaaring itiklop sa tuwing walang paggagamitan. Kawiwilihan mo naman ang nakakabilib na striking slab of onyx na nasa likod lamang ng malaking itim na kama na talagang bumabagay sa mga makabagong kagamitan sa loob ng kwarto. Nakalagay naman sa dingding ang mamahaling gawang abstract painting ng kilalang national artist na si Arturo Loos. At nakikita ang bagay na bagay ito sa kaparehong side table na mula sa Kinit Cavonfe at isang gray na celia. Hindi mo naman mamamalayan ang oras sa pamamalagi dito at talagang sakto para sa mga bonding moment tulad ng kamustahan at kwentuhan. Mula sa Leng Collection ng kilalang Kenneth Cavonfe, ang Paris ng Love Set at dalawang selya na nagbibigay ng maaliwalas at simpleng disenyo. Sa taas nitong kisame at piling kagamitan na nag-iiwan ng malatropikal na itsura. Abot-tanaw din ang backyard na bagay talaga para sa veranda at sa malapad nitong hapagkainan. Matatagpuan sa halos bandang dulo ng pagmamayaring establishmento ng aktor. Ito ay itinayo sa ibabaw ng fish pan at abot-tanaw dito ang pool, gayon din ang kabana. At kahit tila bayari sa abaka, ang kisame nito, kung titingnan ayon sa aktor, gawa ito sa mga synthetic materials. Ang kabana ay maihahalin tulad sa isang maliit na bahay, lalo na kung titingnan sa di kalayuan at nagsisilbi ding guest house kapag hinihingi ng pagkakataon. Sa kabuuan, masasabing pinag-isipan ng husto ang detalye at materyales na ginagamit sa buong kabayanan. Sa labas, makikita ang malawak na pool na ayon kay Coco, ay ipinasadya niya ang sukat nitong 4 hanggang 7 talampakan para sa mga pamangkin, gayon din ang jacuzzi na malapit dito. At yan mga ka-Coco Jewels and Chica natin for today. Anong masasabi nyo tungkol dito? Please comment below. Pero bago yan, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating video.